Hey guys, so for today's video, I decided to record this dahil it's been 40 days that Papa left us and went to heaven. Never akong masyadong nag-open dun sa mga struggle ko nung nawala si Papa. Started the day na na-paralyze siya. So first of all guys, ako kasi yung breadwinner ng family. So nung pagbaba ko sa barko, walang sakit si Papa. And then we found out na mataas pala yung, may high blood pala siya nung time na inatake siya before the day of Faith's birthday. Faith po ay, siya po yung anak ko. Doon inatake si Papa. And then, after noon, it was long time na nagkakaroon na pala si Papa ng parang numb, left side. Sa left side nung mga kamay niya, matagal na pala siyang nakaramdam ng pamamanhid. So, and then, inatake siya the last November. So, if I'm not mistaken, November, it's like November 10, if I'm not mistaken. And then, after nung atake niya na yun, sunod-sunod na yung atake niya. So, never akong nag-open sa bagay na to. Especially doon sa account ko sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Doon nga po pala sa pamilya, sa ibang mga kamag-anak ko na nagsasabi sa akin na hindi ako, parang hindi ko siniseryoso yung mga nangyari kay Papa noon na nagkasakit si Papa, kasi ibang vilma na ang nakikita nila sa Facebook. Panay ano, TikTok lang, panay joke, panay ano, alam mo yun, yung kakulitan ko. But on the different side guys, mahirap yung buhay ko as a daughter and a breadwinner in the family. I really decided to film this video kasi it's 40 days ni Papa. Tsaka gusto ko lang pong sabihin dun sa mga taong nagsabi sa akin na wala pa daw isang buwan na namatay si Papa, nagpakasal na daw ako. Tsaka noon sa mga nagsasabi sa akin na parang wala lang sa akin yung mga nangyari kay Papa, ang masasabi ko lang guys, we have different respond dun sa kung paano natin i-handle yung mga problema. Ako kasi hindi ko ugaling kumuha ng sympathy sa mga tao. Behind the scene, kung ano yung nakikita nyo sa akin in front of the camera, behind that, sobra yung depression na nangyayari sa buhay ko ngayon. Kasi iniwan ni Papa yung lahat ng kasanin bilang isang padre di pamilya sa likod ko. And at the same time, I'm a single parent. At saka, yung nangyari kasi kay Papa, it was been prepared by the Lord for me, para sa pamilya namin. Kasi actually kung namatay si Papa, na nagkasakit din si Papa, na wala ako sa bahay, hindi ko alam kung anong mangyayari. So si Papa po ay namatay siya dahil po sa brain tumor. Yun po yung we found out the day before he died. So, yung namatay si Papa, actually, inadmit namin siya yun sa Masbate, sa MC, sa private hospital ng Masbate. And then we found out that he has a brain tumor and naghihingalo na nga siya. Ako po yung nagdesisyon na iuwi si Papa, at
tanggalan na ng mga tubo or ano man yung mga sinasaksak sa katawan niya kasi ito yung video guys na ito yung video na nakikita ko si Papa mahihirapan. Pa! Saman pa! Saman! Oh, liyok mo na niya. Liyok mo na niya. Liyok mo na niya. In times when we don't know, let this be your prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace. When stars go out each night, l'eterna stella se. I praise God kasi sa mga nangyari, andun pa rin yung guidance at saka grace ng Lord para i-guide ako at yung buong pamilya na i-handle namin yung buhay ni Papa according to the will of God. At saka ako guys, sa daming pinagdaanan ko sa buhay ko, ako kasi yung tipo ng tao na sobrang ingay ko. Makikita nyo ako outside of my world. Napaka kumidyante. Ang cool ko lang. Walang problema. Walang gulo. Sige lang. Nakikipagbiruan. Pero deep inside, behind. Kung pasukin nyo yung mundo ko, sobrang lungkot. Dun sa talagang nakakilala sa akin. Pag may victory ako sa buhay ko, nakikiselebrate yan sila. Especially sa dalawa kong best friend, si Duds at saka si Lalabs. Kasi sila, nakita nila ng mukhaan yung pagkatao ko. Nakita nila kung ano yung mga struggle ko sa buhay at kung ano yung paano ko iniyak yun sa Lord. So dun po sa mga nagsasabi na yung pagkamatay ni Papa, wala lang sa akin. Actually, dito ko na-realize na araw-araw akong malungkot kasi wala na si Papa. Araw-araw akong nahihirapan kasi wala na si Papa. Kasi, alam niyo guys, kung buhay pa yun, malamang sa malamang hindi ako ganito kapayat. Sinuportahan ako ni Papa sa lahat. Tinanggap niya ako sa when I went home. When I got pregnant and then I went home with faith. He didn't say anything. I was struggling that time financially because sobrang biglaan yung nangyari.
And dahil kailangan ko nang umuwi, I went home with empty pocket. Although I have little money, it won't be enough for me to cover all the finances, especially na mga anak ako. So I went home. Kasi guys, kapag kasi kung anong mangyari sa anak, unang-una pa lang masasaktan yung magulang. Doon ko nakita yung pagmamahal sa kanong tatay ko. Nakita sa kanila yung lahat ng paghihirap ko nasa kalooban ko. Hindi ko pinakita yun sa kanila. Pala yung magulang mo, yun pala yung nakakakita kung ano yung totoo mong nararamdaman. Masaya ka, o kung malungkot ka, nakikita pala nila yun. Yun pala yung power ng pagiging magulang. Yun yung instinct ng magulang na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang isang magulang. Nanganak ako, walang sinabi si Papa. Sobrang mahirap yung buhay that time. Minsan walang trabaho si Papa. Pero kinaya niya yun na suportahan kami mag-ina. At hanggang sa nakapagtrabaho ako, although lubog ako sa utang nung nakapagtrabaho ako abroad, andun yung support ni Papa. Unlike ngayon, na kailangan kong i-check lahat ng finances sa bahay. And to tell you honestly guys, I'm broke. And puno ako ng utang. And so it was really hard because I feel like I'm all alone in my life. And I praise God because He's always there for me. And I truly believe na He is always the provider. And He never ever fail me. Yung kasing as a provider in the family, mag-worry ka kung ano yung kakainin nyo bukas, ano yung gagastusin nyo sa susunod na araw, yun pala yung nararamdaman ni Papa when he's still alive. It was really, really, really hard, guys. Today that he's celebrating his 40 days in heaven, sana lang dun sa mga taong hindi nakakilala sa akin ng talagang mukhaan. I hope that you would stop judging me on how I respond my pain because you are not in my position. Sobrang sakit, hindi madali. At the loss of father is creating me a depression every day. Although I don't have a right to feel this way because alam ko namang andyan si Lord, but no, that's not an excuse because sadness will keeps on banging you until you will kneel down and find yourself begging God to take away all this pain kasi parang ang sakit na hindi mo na kaya. But so far I praise God because He's always there for me and He always guide me. And dun po sa mga anak na you guys never appreciate your parents, you have to appreciate them kasi hindi madali ang mawalan ng magulang, lalo na ng tatay. Yung tatay na wala namang ginawa kundi mahalin ka, ingatan ka, suportahan ka. Yung tatay na walang ibang ginawa kundi mahalin yung anak mo, ingatan yung anak mo talaga. Sobrang hirap. Kasi hindi mo pala ma-appreciate talaga ang isang tao kapag nandyan pa siya. Alam mo nandyan siya. Ma-appreciate mo siya kapag nandyan siya. Although, hindi ko naman sinabi na hindi ko na-appreciate si Papa nung buhay pa siya. Pero mas na-appreciate ko siya ngayon. Mas na-appreciate ko yung importance ng tatay sa pamilya. Na-appreciate ko yung pagiging tatay niya. Kahit hindi mo siya mayaman, mahirap lang talaga siya. Sabi ko nga noon, wala kang pangarap sa buhay mo pa. Kaya hindi kami nakapag-college. Pero hindi pala yun. Kasi lack of understanding sa posisyon ng pagiging siya. Dahil sobrang hirap lang niya, wala siyang magawa. Kasi sabi ko sa kanya noon na wala kang pangarap sa mga anak. Pero hindi pala yun. Dami palang pangarap ng magulang natin sa ating mga anak. Dahil lang po wala silang magawa. O hindi nila kaya magawa. Hindi nila naibigay sa ating gusto natin. Pero sa loob-loob pala nila sobrang hirap. Masakit na sa kanya. Sana lang ma-appreciate niyo yung magulang niyo at ibang buhay pa sila. Sana lang alagaan niyo sila kung nandiyan pa sila. Sinasabay ko ano yung pinanggap. Mahal lang. Mahal ko kayo. Ay si... Batsay. Kalo, ano sa Batsay? Abugira mo Batsay? Tay.
Sai, si buat sai. Mana dia? Kalau tahu mahal aku. Wala koy. Tatawa si Batsa. Mereka ngelibok si Batsa pakai atau bangunan ni.